Ibalik ang dating lakas at tatag ng Special Action Force. Yan ang unang utos ni Pangulong Noynoy Aquino sa bagong hepe ng SAF na si Chief Superintendent Moro Virgilio Lazo. Tututukan naman daw ni Lazo ang mga gamit ng kanilang hanay, lalo't maraming nawala matapos ang engkwentro sa Mamasapano. Balitang hatid ni Teresa Andrada. Sinaksihan ni Pangulong Noynoy Aquino ang seremonya sa pagtatalaga sa bagong direktor ng PNP Special Action Force na si Chief Superintendent Moro Virgilio Lazo. Pinalitan niya si Chief Superintendent Noli Talino na tumayong OIC ng SAF ng Sibakin, si Director Getulio Napeñas dahil sa engkwentro sa Mamasapano. Pero acting chief din muna sa ngayon si Lazo habang inaayos pa ang ilan niyang dokumento. Bago itinalagang hepe ng SAF, dating hepe ng PNP Firearms and Explosives Office si Lazo at dati rin siyang miyembro ng SAF. A unit that has always been close to my heart, to my brothers and sisters in the SAF family. I am so elated to be back home, excited to work again with you. Together, united and as one, let us continue to affirm our commitment to be vanguards of peace. May the force be with us all. Ayon kay Lazo, noong Lunes daw siya personal na kinausap ng Pangulo kasama ang top brass ng PNP. Tinanong daw siya ng Pangulo kung nais niyang mag-volunteer sa posisyon. Nag-atubili pa raw siyang tanggapin ito dahil sa mga pinagdadaanan ng SAF. We have to rebuild SAF. Rebuild in everything, in every aspect as far as equipment is concerned, manpower, ano ba? Yung rebuilding is competencies, di ba? Kumbaga, mas loose. Unlike noon na talagang everybody, you know, most of them, had so many questions. Base sa programang ipinadala ng Malacanang May Talumpati ang Pangulo, pero sa media advisory, wala na ang speech ni Pinoy. Kaya ang podium kung saan dapat magtatalumpati ang Pangulo, tinanggal na rin ilang minuto bago ang seremonya. Alas 10 ng umaga talaga ang schedule ng Pangulo dito sa Camp Bagong Diwa. 10:03 a.m. dumating si Aquino at dumiretso sa kanyang pribadong dialogo sa SAF troopers at mga battalion commander. 35 minutes lang dapat ito pero tumagal ng 3 oras. Kaya 1:39 ng hapon na nasimula ng seremonya. The President took the opportunity to talk to the men and women of the Special Action Force, coming from especially mga unit commanders. Continuing talks ito on issues and various concerns to upgrade most especially no yung Special Action Force natin. Pagkaklaro lang na yung nangyari dun sa operations ano and yung mga paglilinaw sa mga tao on the concerns nung dun sa operational tactics na nangyari. It was a conversation type. What's your response to this? Very positive. Napag-usapan din daw ang Mamasapano encounter. Diniin ng mga SAF troopers na we got our man, no? We accomplished our mission. At sabi naman ng Pangulo, walang nagko-question doon, no? Si Marwan ay isang threat sa ating buong bansa. Kinilala ng Pangulo na ang SAF nga ang nakakuha sa kanya. Kasama raw sa mga tututukan ni Lazo ang mga gamit at equipment ng SAF lalo't maraming nawala sa Maguindanao. Sa panahong ito, no, na napakaling hamon ang hinaharap ng SAF, isang tunay na SAF trooper na ang siyang mabuting mamuno dito sa SAF na ito. Yung atas naman ng Pangulo ay palakasin yung SAF, ihilom lahat itong mga sugat na ito sa moral kung meron man. Tanggap naman daw ni Talino na hindi siya ang itatalagang SAF director kahit siya ang inilagay na OIC ng Masibak, si Napeñas. Okay lang sa akin kasi sabi ko nga classmate ko yung papalit at dati ring SAF trooper. Parehong miyembro ng PMA Class 1984, sina Lazo at Talino. Teresa Andrada, GMA News.